memory ang meron dito. Tapos sa sample ng meron. Ganyan lang. Hi Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag DonRoaya. And of course, i-subscribe mo na yan. Ngayon mga paps, ang dami nagre-request sa akin kung paano daw yung mga teknikan ko, kung paano yung mga simple kong pagpapainom ng vitamins, pagpapakain, ano nga ba yung mga sikreto para mas madaling mapaitlog, mapaamo yung mga alaga nating ibon kahit matanda na sila. No, so, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag DonRoa. And of course, i-subscribe mo na yan. So, ano pang inaantay nyo? Excited ka na ba? Yala, excited na rin ako. Yala, let's go! So, mga paps, ito yung stock area natin. Hindi pa naayos. Bibili pa kasi ako ng stand, no? So, ngayon, ito. Umorder ako sa Shopee. At ito mga paps, yung probiotics, no? Tapos pipilasin lang natin, pinilas ko na siya kanina. No? So, probiotics, ito bagong-bago pa lang. September 28, 2022 lang ginawa, no? So, bagong-bago. Alam ko, ang ano na ito, mga paps, expiry, parang isang taon. No? So, naka-ziplock yan. Ay, mga paps, naka-ziplock. No? So, ang ginagawa ko lang, kukuha ko ng isang kutsara. Ito, kutsara, mga paps. Ayan. Kuha na lang kayo ng ganito, mga paps, yung stainless. Kasi pag plastic, ang plastic kasi, ano, may chemical. Dumidikit yung chemical doon, pangit, tsaka nababalukot. Maganda stainless na lang. Ayan, mga ganito lang, mga paps. Ayan. Tapos, ilagay nyo lang dito sa, ilagay nyo lang sa pitchel. Ang tip ko sa inyo mga paps, kung bumili kayo ng malalaking ganito tulad nito, no? Tap, kasi at the same time, umiinom sila dito, ginagawa nilang inuman tong lalagyan ng tubig, and at the same time, naliligo rin sila, no? Ang probiotics maganda yung mga paps, pag naliligo sila kasi yung pag may mga insekto sa katawan ng ating mga alaga, may mga lisa-lisa sila, utok-utok, natatanggal ng probiotics. Maganda sa probiotics ato. No? So, ano nga ba yung probiotics ato? Ulitin ko sa mga baguhan, sa mga ngayon na kapanood itong vlog na to, lagi kong inuulit to, no? Na pagpabilis siya ng pagpapaitlog, no? Na-improve yung quality rin ng egg. Tapos, nare-reduce rin yung amoy ng mabahong ammonia, no? Tapos, napiprevent na rin yung respiratory disease mga pa. No? Tapos mas ano madali siyang makarecover ng katawan niya pag may sakit siya mga paps, no? So ito ang kinagandahan ng probiotics. Ay no, for breeders and layers. So ayun, tapos palitan niyo lang yung tubig, yung existing na tubig. Alright. Tapos lagyan niyo lang ano, banlawan niyo lang konti. Kasi maganda naman 'to mga paps, may probiotics na. So, lagyan nyo lang ng tubig. Pag magpapainom kayo ng vitamins, laging umaga kasi hindi mainit. Pagdating ng mga, for example, mga alas 6, alas 7, pag maga ay nagigising, mga 4 to 5 hours, palitan nyo na kaagad ng tubig kasi napapanis. No? Pag ngayon taglamig, okay lang maghapon. Pero wag nyo talagang kalimutan na palitan ng tubig kasi napapanis. Siyempre, may chemical pa rin yan kahit papano. Napapanis mga paps. So, delikado yon sa ating mga lagang ibon. Palitan nyo lagi ng tubig. No, pagkahapon. Tulad ngayon, hapon na. No? So, yun lang. No? Ito, probiotics. Ayan. Ganun na mga paps. So, palitan nyo. Palitan ko muna lahat. Ngayon mga paps, ipapakita ko naman sa inyo yung bird seed na binibigay natin, pati yung inahalo natin, no? Para mas maging masustansya yung bird seed kahit isang scoop lang. So, ito na yung technique na ipapakita ko sa inyo. Lalo-lalo na sa mga newbie, no? Na ngayon lang nakapanood dito sa aking YouTube channel, ang Don Roaya. So, teka lang ha! Kung bago pa lang dito ha, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Roaya. And of course, i-subscribe mo na yan. So, yala! Let's go! Ito yung canary mga papso. Ayan, parang bigas. Pag pupunta kayo sa poultry shop, sabihin yung canary, yung parang bigas. Ayan, o. Oh. Ayan, tandaan nyo,
ang percent nito, for example, isang kilo, dalawang kilo yung bibili nyo ng canary. Tapos yung bird seed, isang kilo. No, ibig sabihin, parang 60% na canary, 40% lang yung bird seed. Kasi yung canary, mga paps, kahit maparami sila ng kain, hindi sila tataba. Siyempre, iniwasan natin na tumaba yung mga ibon natin. Kasi pag tumaba, doon nangyayari yung sakit. Para sa tao, di ba, mga paps? Mga obese, ganun. No? So, pag mataba kasi sila, mas prone sila sa sakit. No? So, ito, parang dietary food nila ito, mga paps. Kahit maparami yung kain nila, okay lang. No? Kaya nga 60%, tapos 40% yung bird seed. No? So, ito, pag pupunta kayo sa poultry shop, ayun, sabihin nyo lang, bird seed, ganito yung tsura. Oh. Meron din minsan itim, depende sa mga poultry shop, pero sabihin nyo lang, bird seed, yung bilog-bilog. Ayan, tapos ihalo nyo lang. No, ngayon, ihalo ko na lang ito. No, nakatansya naman ito. Isang kilo na canary. No, ihalo natin. Tapos ito mga paps, oh, hingin na lang kayo sa kapitbahay nyo. Kung may baby kayo, pwede. Ito yung pang scoop ng gatas. Ito mga paps, isang scoop na to sa buong araw na to. 2:1 ako. No, ibig sabihin, dalawang ibon, isang scoop. No? So, ayun, buusan natin to. Ayan. Bigyan ko lang kayo ng sample, ha. Mapupuno kasi. Ayan, let's say, 60% na ng canary ang meron tayo dito sa lalagyanan. Tapos, 40% lang ang bird seed. No, so tansyahin na lang natin. Ibig sabihin mas marami yung canary. Haluhaluin nyo lang. Alright, pero hindi pa tayo natatapos dyan. Meron pa tayong pangmalupitan na secret tips only for you guys. Ayan, ang secret tips natin, ito. No? Spirulina. Ano nga ba yung spirulina? Ito ay 100% plant-based na protein. No? Ini-improve niya rin yung katawan para maging malakas, tsaka yung feather quality, mas matingkad. Tapos, yung immunity booster, pinapalakas niya. Tapos, pag may sakit, syempre, faster recovery, antioxidants. No? Ibig sabihin, parang kape to. Maganda to sa katawan. Especially sa balat, sa muscle. Improve fertility. Fertility, yung magiging fertile lang itlog. Kung before, infertile, walang laman, walang similya, no? Dahil nga mahina. Ngayon, napapa-improve niya yung fertility. Alright, so ito ay powder, inahalo to dito sa bird seed. Pwede na to mga 1/8 to 1/4. Yan, tapos ipowderize ko lang dito. Ganyan. Tapos, lagyan natin dito. Tapos, ishake natin. Silyado to mga paps, ha? Kasi ako lagi ako natatalasikan eh. Minsan pala hindi pala nakalak dito. Pag shake ko, nagpuputukan yung pagkain. Yan. Tapos lumayo kayo. Tapos make it sure naka-face mask kayo, or kung hindi man, lumayo kayo kasi ang lalabasan, ayan, malikabok. No? So delikado, lalo na pag asthmatic ka, yari ka. Ayan, naging green powderized siya mga paps. Ganun lang. Tapos kuha kayo ng isang scoop. Ayan, doon baka sabihin, nagtatanong iba, doon baka mamatay yung ibon namin kasi bakit isang scoop lang tapos canary, hindi mga paps, kasi sa spirulina palang panalo na kayo dahil ulitin ko 100% protein based siya mga paps, no? Tapos ang dami niya pang content ng vitamina. Alright, ngayon ito yung hindi rin sinasabi ng iba, meron din technique, nagbibigay din ako ng habal, meron din ito sa Shopee o Lazada, no? Habal, ang kulay nito ay para siyang para siyang tang orange, ayun o. Ganun lang din, mga 1/8 lang, ihalo nyo dito sa pitchin. Tapos, yung kanina, parang probiotics, ganun lang. Ayun o, ito lang mga paps, sasampo lang nyo kayo ha. Ganyan lang, kasalo nyo sa pitchin. No, syempre 1/4 muna, tapos i-mix nyo. Pag na-mix na, tsaka nyo na dagdagan ng tubig. Ganun lang kasimple. No? Pampaitlog naman to sa mga nagtatanong. Pampaitlog to mga paps. Grabe yung content ng vitamins nyo. Pero, naka-focus siya sa pagpapaitlog ng ibon. No? So, yun lang mga paps, naway may natutunan kayo sa ating mga konting technique
mga hindi sinasabi ng ibang breeder, pero sasabihin ko sa inyo, secret lang natin 'yan, no? Secret tips lang natin 'yan. So, 'yun lang, kung meron kayong other concerns, other suggestions, violent reaction, you can please comment down below.